Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli. At yun tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Balitang Pinoy TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, kakapasok lang matindi to, Mayo, kumpirmado PNP at AFP sa anipersa na delikado mga tiwali ngayon. At yun, play na natin kung nalalaman ito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Inihayag ngayon ng Armed Forces of the Philippines na handa na silang tumulong sa PNP kung sakaling kinakailangan nito ang kanilang puwersa. Ito ay may kaugnay sa minomonitor ngayon ng PNP sa mga private armed groups at ang hiling ng ilang senador na death penalty mukhang ipapatupad na. Mga tiwaling hanay ng gobyerno, kinabahan na. Pero bago ang lahat mga kabalita, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag mo sanang kalimutan na mag-subscribe at ma-hit ang notification bell sa ating mumunting channel. Maraming salamat! At ito na nga mga kabalita. Mas palalakasin pa ngayon ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kanilang gagawing monitoring sa lahat ng mga kasundaluhan. Lalong-lalo na doon sa mga wala na sa serbisyo. Ito'y upang hindi na magamit ang kanilang abilidad sa mga maling gawain. At kamakailan lang uminit sa Senado ang usaping patungkol sa mga private armed groups na umano'y ginagamit at pinupunduhan ng ilang mga politiko para sa kanilang pangsariling interes. At dahil dito, nais ng ilang senador na patawang parusang kamatayan. So uulitin ko, parusang kamatayan. Ang mga pulis, sundalo o anumang government official na gumawa ng masama o mapapatunayang ginagamit sa mga illegal na mga gawain ng iilang politiko bilang isang private security o private army. Kaya naman bilang tugon sa panawagan ng mga mambabatas na tapusin ang ganitong mga gawain, inihayag ng Armed Forces of the Philippines na mas palakasin pa nito ang kanilang counterintelligence capabilities. At ayon kay Colonel Aguilar na tagapagsalita ng AFP, ang nasabing hakbang ay upang mamonitor ang mga sundalo, lalo na ang mga wala na sa serbisyo na hindi magamit ang kanilang kakayanan sa mga illegal na mga aktibidad. Ngunit nilinaw ng AFP na hindi saklaw sa kanilang trabaho ang law enforcement. Anya, ang pambansang kapulisan ang may kakayanan na magpapatupad ng batas. Kaya kung may namonitor ang pulisya na mga private army at banta sa seguridad, ay handa naman anya ang AFP na tumulong sa kapulisan kung kinakailangan. At nang lumabas ang issue na ito mga kabalita, ay hindi naman mapipigilan ng ating mga kababayan na magbigay ng samut-saring reaksyon at komento sa mundo ng social media. At ito ang komento ni Sir Joseph. Lahat ng napatunayang sangkot, bitayin nyo sa luneta para wala nang papasok dyan. Sa laki ng pera dyan, kaya nilang kumuha ng abogado na bigatin. Maabsuelto lang sila. Kaya pag nahulihan sa akto, bitayin na para maging warning sa lahat. Mahal na tagapangulo, meron lang po akong gustong klaruhin. Sapagkat yung napag-usapan po natin yung patungkol sa anti-terrorism bill at law, ito po ba ay applicable din doon sa mga dating sundalo? Sapagkat mahal na tagapangulo, kung aking pong natatandaan itong law na ito, ito po may kinalaman sa mga komunista at sa mga tinatawag nating mga terorista. Extremist and terrorist. Opo. Yeah. Opo. Malinaw naman po na itong ating mga bayaning sundalo na naligaw ng landas, ito po yung mga nabigyan po ito ng tamang orientasyon, tamang ideology, tamang pag-iisip na naligaw. Hindi ba po dapat mas matindi ang parusa dito, mahal na tagapangulo? Dahil ito'y nanumpa sa taong bayan na sila'y magiging tagapagligtas, tagapagtanggol.
At ito'y nakagawa ng krimen kasi yung mga pinag-uusapan po nating mga naligaw ng landas naman ng ating mga kababayan na naging terorista, ito'y walang aral ito mga to. Ito'y talagang nadoktrinahan ng masamang ideology, maling ideology. Malayong malayo doon sa nanumpa. Nanumpa ka sa harap ng Panginoon Diyos at sa harap ng bayan, sa harap ng Pilipino na ikaw ay magiging tagapagtanggol. Hindi ba po dapat, mahal na tagapangulo, ito na po ang panahon upang tayo ay makapagbigay ng tamang usapin patungkol sa death penalty. Ito po ba ay hindi pa panahon para ibalik na natin itong death penalty? Hindi po ito, hindi na po ito para po sa akin, mahal na tagapangulo, anong klase ka pang ng tao na ikaw ay napunta pa siya ganito? At kung natatandaan ko po, mayroong Facebook account yung isa sa mga suspect na sinabi niya na sana kung post niya ito, na sana kung alam ko lang magkakaganito yung buhay ko, hindi na ako nagpakatino sa Marawi. Kasi yung isa ay Marawi hero. Anong ibig sabihin kaya noon, mahal na tagapangulo? Ano kaya ang ibig niya sabihin doon? Ano ba ang nangyari sa Marawi? Ang dami niyang binuksan dito na usapin. Kaya po sana, ako po ay nag-file ng bill, mahal na tagapangulo, patungkol po dito. Imposing death penalty on the heinous crime of security personnel engaged to commit murder and providing penalties for any person who recruit, maintain, use, aid, fund, or train security personnel to commit murder and for other purposes. Mahal na tagapangulo, siguro po sasang-ayon po kayo sa akin na ang isang tao na pinag-aral ng gobyerno, ginastusan ng taong bayan upang siya ay bigyan ng proteksyon, gagamitin niya isang araw para magbigay ng isang krimen na gugulatin ang sambayan ng Pilipinas at gagamitin niya ang training na ito. Maraming salamat po. Thank you, Senator Revenal Padilla. I fully agree with you towards that policy direction na bibigyan ng mas mabigat na anong Tagalog ng penalty? Parusa! Yung ganyang klase mga tao. Just like isang police na na-involve sa drug trafficking. Di ba? Ang trabaho ng police ay ihinto ang problema ng droga, pero ginamit niya yung kanyang posisyon, pwesto, lalong-lalo na sa isang anti-drug unit, yung pag-assign niya dyan, para palakihin ang problema ng droga through drug trafficking. So dapat sa atin dyan, times 2, times 3, ang kasalanan ng tao na yan compared doon sa isang ordinary civilian. Ganon din sa iyo, yung sinait mo ngayon, na isang sundalo, tinrain ang gusto ng ating gobyerno, bidigyan ng special skills, napakagaling bumaril, napakagaling lumaban, tapos yung kanyang kagalingan na yan sa pagbaril at pakipaglaban ay ginamit doon sa mga inosinteng civilian. So tama po yung policy direction mo na binabanggit, I am with you. Kung magpa-file ka ng measure towards that direction, you can expect my full cooperation. I will support you with that. Maasahan mo po, Senator Robin Padilla. Maraming salamat po, mahal na tagapangulo. Mabuhay po kayo. Yeah, sa Senator JB Ercito, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Just like to take advantage of the opportunity and balance na Secretary Boying Remulla, Secretary Venerable, have more important matters to
Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At yan nga mga kabalita natin, mga kaugnay na balita nga. Kung saan ngayon tungkol nga mga kabalita natin sa mga private army na kung saan balak silang matyagan ngayon syempre ng ating mga otoridad dyan, no, sapagkat ay nagagamit nga sila ng mga politiko at sila yung ginagawang sangkalan o no, panangkalan nga sa mga maling ginagawa o yung mga talagang hindi tama na paggamit nga ng mga private army nga mga kabalita natin. Na kung saan ito pa mga kabalita natin yung mga gusto nga maging batas nga ni Robin Padilla ay nilalahad niya dyan yung parusang bitay nga mga kabalita natin para sa mga mapapatunayan nga na nakikipagsabwatan o sangkot nga dyan sa mga krimen o talagang sa mga karumaldumal na krimen at lalo na syempre sa mga droga at lalo na dyan mga kabalita natin yung mga ginagamit bilang private army na talagang gumagawa ng hindi maganda at yun know, nabibilang sa mga ilang mga patayan nga mga kabalita natin na sila yung talagang ginagawang tagatumba mga kabalita natin ng mga gustong ipatumba ng mga politiko o ginagawa sila mga bataan itong mga dating kasundaluhan o nasa kapulisan na ginagamit nga ng mga politiko at hindi lamang mga politiko kundi yung mga may mataas na katungkulan sa gobyerno at yun lamang mga kabalita natin no? Kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba nang nais nyong ikomento patungkol dyan at yun mula syempre ay nagpapasalamat tayo sa patuloy nyo pagsubaybay at patuloy nyo pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel at syempre nagpapasalamat tayo dito sa Balitang Pinoy TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang yung WB. Hanggang sa muli natin pagkikita mga kabalita.